ngayon sa puntaan ni Barangay Kulyan na mapalad natin makakausap ang butihing Barangay Chairman. Tan, Pop. Andiyan na ba? Katon, angkor natin sa DWAB na. Katon, Pop. Hello, Katon. Opo, magandapos sa'yo, Chairman. Opo. Isang karangalan po ng programang Lingkod Bayan sa radyo, ganun pa rin sa television, makakaugnayan kita. Kumusta na po ang Barangay Kulyat? Ay, okay naman po. Ano ba mga bagong programa na pwedeng marinig natin? Makatanayan po, talaga nakatutok tayo dito sa Pisin Order ng ating barangay. At kamakailan nga lang po dito sa bigay parangal ng Pinoy City, tayo po ay nakakuha ng second pleasure sa when it comes to peace and order sa buong Quezon City. Ba, maganda, maganda. Apo, apo. Magandang panimulayin yan, Sir Ma'am. Apo, at yung mga iba pong best practices, hindi man tayo nasama sa top 3, nandun mo tayo sa mga top 5, hindi po tayo nalalayo doon. Yun ang importante rin. Ma'am, gano'ng makalaking populasyon mo dyan sa Barangay Kulyat? Ang populasyon po nito ay siguro abuti nyo ng mga 100,000 na yun. Sus Mariosa, palaki rin pala ng barangay mo. Apo, apo. What about yung registered voters natin? Ano po? Yung registered voters mo, ilan? Almost 30 po, almost 30. Abay, dalawin ka rin ang mga kandidato ah. 30,000 na ito. Eh ngayon po, itatas pa yan. Ay maaaring hindi nagbago. Ito kasi na maraming mga maraming sa ginagawa ng Comelec na ina-update po talaga nila. Maaaring maging mabawasan ng konti o maging ganun pa rin. So po na scale natin kapan yung last day ng Constable Antenau? Ay marami naman po. Kasi naman dati mahigit na 700 yung nakarehistro sa amin noon na nanapostpone. Ano? 700 ba? No, nabawas po yung iba doon, yung mga nag-18 na umabot siguro yung mga 300 plus. And then nakapag ano po tayo ng mga 200. Siguro nasa mga 500 po ang aming potante ng SP. Maliit lang pala, hindi ganun kalaki yan ano? Kasi po naman 15 to 17 years old lang po yun. Apo, apo. Oh, bukod doon sa programa natin na napapag-usapan, kung saan mga senior citizens natin doon sa lugar mo? Yung mga alin po? Senior citizen. Ay, oo. Eh, napaka-aktibo po na ating mga senior citizens. Sa katanayin, bawat purok ay na magkaroon ng asosasyon eh. Ang ganun? Oo, at meron silang isang federation na pumikilos dito sa Kulyat. Mga ilan mo? Lahat po ng pangailangan nila, lalo na pagpo-provide natin ng senior citizens card, tumutulong mo talaga yung barangay. Ha? Kami mismo nagsasama o nagpo-proseso nun sa kapalo sa kanila. Very good. Meron pa po kami project na 2 times a week po ay nagbibigay kami ng libreng nood na sine. Sinasama, di ba? Libre naman sila sa sine. Nakapisundo namin yun. Ah, gano'n? Tapos meron silang konting na tulong-tulong kami ng mga kagawad na merienda. Ano, kahit pala pala na yun pong libreng sine yun, nakakapanood sila. Ay, apo. Yan, so, nalagyan bagay po sa kanila yun. Apo po yun ang pinangampan niya. Gano'n. Apo. So, wala tayong magiging problema sa kanila. Ang nakakaralan? So, siguro ho ngayon ang mahigit 1,000 ang miyembro ng bawa ng senior citizen sa amin. Marami rin pala. Apo, apo. So, kumusta naman yung ala yung official order situation natin sa Barangay Kulyat? Ay maganda naman po dahil aktibo lahat ng purok leader, meron sila kanya-kanya mga ronda sa gabi. Implement po talaga natin dito yung bagong ordinansa natin na youth discipline. Wala nang nakakalat na kabataan dito pagdating ng alas 10 mga minuto edad. Ah, so para may curfew tayo gano'n? Hindi naman yung curfew, pero youth discipline po yung tawag doon. Ah, youth discipline? Nang sila sa, sa lasangan. Siguro yung napansin sa atin ng mga at kaya tayo inapili nila sa isang Sa yung mga simpleng ordinansa po, na pag nire-regulate yung pagbebenta ng alak, yung pag-alagala ng mga kabataan, number one ho yun na ini-implement talaga dito. What about yung mga computer center dyan? Ano oras ang doon? Yung computer siya po, may ordinansa kami dyan na na-deeper kasi nagkaroon ng conflict tungkol doon sa mga commercial area. Siguro nire-revive po namin para
para mag-concentrate kami. Kasi problema ko yan sa mga blighted area, yung mga sa mga depressed area. Oo. Oh, siguro i-anuhin namin na hindi kasama doon yung mga commercial area. Mm-hmm. Para hindi maapektuhan yung mga business natin dito. Alright. Kung yung mga kabataan natin, ano yung magiging programa natin? Ay marami po, no? Meron. Aktibo ko yung ating mga yung youth natin ngayon na Pinoo eh. Yung youth task force natin, aktibo. Hmm. Marami ho tayong, ano, kasanayan, graduation ngayon ng mga nag-aral ng barista at saka massage sa mga kabataan. Ano doon sa lagwee program nyo? Lagwee program po. Hmm. Marami naman, marami nag-interest ka, no? Ayun po po, marami po. So marami rin sila natutunan. O kahit paano, kahit nasa bahay lang, meron silang alam. Ay, opo. Ano po yan eh? Test accredited po yan eh. Ah, ganun. Apo, opo. Pwede lang gamitin kahit saan pala. Apo, opo. What about yung ano, yung dengue campaign natin na kung gusto na? Ayun po. Tama kayo na lang. Minating natin yung mga forum leaders at i-implement ho namin as soon as possible yung pagpo-provide ng mga laude trap. Mm-hmm. Oo, at continuous naman ho yung aming ginagawang fumigation. Wala tayo nagigilbiti na, gano'n? Meron naman na, pero mababa. Minimal lang. Minimal lang po. Yun ang importante rin eh. Sana maging 0-0 na. Yung importante sila. Yun po yung aming hangat eh. Okay. Yung pag-aakot ba ng basura natin, wala tayong problema? Ay, wala po. Wala pong problema. Nagka-problema lang nung bumagyo. Dahil lang medyo naantalo lang ako. May tatanong na sandali yung partner ko nito, si Bea, ha? Apo, opo. Bea, si Juan. Maganda nga po sa inyo, Chairman Bernardo. Yes, ate. Apo, si Councilor Rani Ludovica po ay nagpasa ng isang ordinansa na epektibo na po yung citizen's arrest. Makuhanan lamang po namin kaya ng reaksyon. Ito ba ay sang-ayon dito sa citizen's arrest? Ako po, personally, sang-ayon po ako doon. No? Uh-huh. Kasi alam niyo naman, yung kakulangan ng polisya natin eh. Apo. Sa kami mga marami po talagang insidente na mismong mga mamamayan talaga ho yung concern eh. Uh-huh. Oo, na basta wala naman pong nilalabag na ano. Na karapatang pantao. Sa ngayon ba ay nangyayari ito sa inyong barangay? So far, hindi pa naman po. Pero mm-hmm. kung mangyayari man ay siguro dapat ipatutas yung citizen's arrest kung kinakailangan. Maganda naman at napakinggan namin ang panig niyo. Chairman, importante kasi kaligtasan ng mga residente pa rin ang number one. Yan ano ba, Chairman? Meron ba tayong dyan? Programa tungkol dito sa riding in tandem? Ngayon po, yung ating city po, narikisa po kami doon na kinuha namin lahat ng mga may-ari ng single motor dito sa amin. Ah, sa inyo mismo? Saan, oo. At dito, very rigid naman yung mga checkpoint na no, ginagawa ng mga check station. So, wala naman nagiging problema dyan. Wala naman po. Awa naman ang Diyos. Pati yung coordination natin sa yung station commander dyan. Ayaw, maganda po. Actually, matausap po kami kahapon dahil birthday niya. Ay, ganun. At ika nga yung problema, madaling disiplin. Okay, so, regular po yung aming pag-uusap. Ako mismo nag-i-invite sa kanila. Ay, ganun. Maganda yan. Na para doon sa Barangay Peace and Order Council meeting. Regular po kami nag-meeting. At kami ho eh, nag-ano ho kami rito, nagro-ronda kami. Meron kaming resolution na dalawang beses ang linggo, nagro-ronda po kami kasama yung mga kagawad namin buong kang. Ay, ganun. Sa ngayon po, ilan ng BPS ano yan? Meron akong dalawang po yan. Meron sampung peace officer. Uh-huh. Talagang nandito po sa barangay yun. Ilan city yan? Ay, dalawa lang po, dalawa. Ah, dalawa. Siya pinag-happy mo, gano'n? Pinag-happy lang po. Okay, mayroon pa. Meron din mo kasi ako isang satellite office na itinayo. Ah, gano'n. Ang meron mga BOPO doon. So, meron tayong kapulisan din na sumasahan na sa pag-rend. Meron mo kasi kasing nakatalagang polis dito. Ano mo sa barangay mo? Pero pag nire-re-re sinasabi namin meron kaming ronda, ay sumasama naman sa aming kahit ang polis lang. Sa pag-rend. Importante kasi sa gabi. Importante. Alright. Siguro. Alakot lang naman dito yung bahay. Kaya pwede namin tawagin anytime. Ah, ganun. Alam mo, Chairman, gusto sana minsan makapokus natin sa Channel 4 yan. Yung sa programa ko.
Kayo ka ay, ito ang barangay Kuyat ngayon. Opo, opo. Mag 1-on-1 tayo doon sa... Pagyan po ng ano. Mag 1-on-1 tayo doon sa TV program ko para makita natin kung ang pagkakaiba ngayon at ngayon. Opo, opo. Diba? Opo. At siya, baka meron kang message para doon sa pangkalata natin yung pagkakataon. Opo, nananawagan po tayo sa lahat ng mamamayan ng Kuyat na supportahan po natin yung ating mga pinapatupad na ordinansa o mga batas. Kasi... sa sama-sama kong pagkilos ay at napangalaga ng ating barangay, naniniwala ko ako na kapag nagkakaisa tayo ay kaya po natin na namang problema. Well, congratulations at chairman, ha? Maraming salamat po sa sukses siguro doon sa programa sa television. Mabuhay ka, Katani. All right, thank you very much, chairman Bernardo. Yes, Katani. Okay. Yan ang bahaging tinig ni Victor Bernardo, barangay chairman ng Barangay Kuyat. Sampu ng kanyang staff dito sa Barangay Kuyat. Tayo nagpapasalamat. Wala nga rito sa lusod kesa nito yung likod Boy Morales nag-ulat para sa lingkod bayan DWAD. Sa susunod, Boy, kukunan natin yan sa television. Alright, dinarmig. Dinarmig yung Boy binabakagan. Sige, no problem. Pero ituloy tayo dito pa rin sa ating programang lingkod bayan ng iyong kabalikat, Tony Falcon. Siyempre, magpapatugtog muna tayo. Di ba yung itong kasaya? Volunteer, strike for love and strike for cheer. See the beauty, charm and cheer. Split the ice apart. So, yan po ang tinig ng ating pong ginigiliw na host, Tony Falcon, ng ating pong programa. Tingkod Bayan, kung saan po ay isa na namang bantog na kapitan po ng Barangay Kuyat ang kanyang nakapanayam. Ngayon ay napakarami po na talagang kabutiang idinudulot at sinusuporta niya at ibinabantog niya sa kanyang mga nasasakupan diyan sa Barangay Kuyat. At nandun po ang ating pong isang reporter na talagang si Boy Morales po ang nandun na talagang kinoverage ng ating pong kasama niya sa media upang malaman ng sambayan ng Pilipino ang mga ginagawa po ng mga tropa ng Lingkod Bayan Media, media men ng ating pong programa Lingkod Bayan, Tony Falcon. So ganun pa rin po, nakalaan tayo na bigyan po ng agenda, medical mission ng ating pong lugar na to para po maabot naman sila ng ating ginagawang programa ng ating pong usual doing gerontologist mental martial arts medical mission po. So ito pa rin po ang isang nagpapatrol at nagbabalita para sa ating lahat, Brother Juno Gayre, buhat po dito sa ating kinalalaglang ngayon. Dito po pa rin kami sa ating kinaroroonan, Barangay Kuyat, Quezon City. Nagbabalita at naglilingkod bayan, Brother June.